stories, I'm a fool for your love. Meron ako ditong ZB2L3 na battery capacity tester board. Pero yung downside ng stock version nito ay hindi talaga siya accurate. Meaning, mali yung pinapakitang value sa display niya. Ngayon, ipapakita ko kung gaano kalayo yung value na pinapakita nito. Iko-compare ko siya sa value nung nasa meter ko. Maglalagay lang ako ng battery dito. Pero yung advantage nito ay pwede siya makalibrate syempre. Pero bago yun, papakita ko muna yung gaano kalayo talaga yung value. Bali 3.97 yung voltage ng battery dito. Tingnan natin kung ilan yung lalabas sa board. Kung mapapansin nyo, maliit lang yung agwat nila pagdating sa reading. Pero sobrang laki yung epekto na nagagawa niyan pagdating sa capacity na makikita nyo mamaya. Pero bago yun, dito muna tayo sa calibration. Yung unang gagawin lang dito ay pipindutin lang tong tatlong pindutan na to ng magkakasabay bago nyo siya lalagyan ng power. Pipindutin ko lang silang tatlo. And then yung power. Yan yung lalabas sa display niyan. 0 amps, 0 volts. Yung gagawin lang dito ay i-short lang natin yung input pin niya gamit yung maigsing wire. Kapag nalagay nyo na yung wire, pindutin nyo lang yung OK. And then, ayan yung di-display dyan, 10 volts. Meaning, mag-a-apply lang tayo ng 10 volts sa input pin nito. Bali, tanggalin ko lang to, lalagyan ko ng 10 volts. So, ito yung 10 volts ko, galing sa lap bench supply. I-connect nyo lang sa input pin yung 10 volts. Pagkatapos, pindutin nyo uli yung OK. Yan yung di-display dyan. A200. Meaning, kailangan mag-flow ng 2 amps mismo sa board. Pwede kayo gumamit dito ng constant current na power supply. Pero dahil wala ako noon, gagamit ako ng 4 ohms load at 8 volts.
siguraduhin nyo lang na eksakto na 2 amps yung current nyo. Kasi kapag mali yun, baka hindi gumana yung calibration. O kung gumana man, mali yung current. Thus, mali din yung capacity. After nyo masigurado na exacto 2 amps yung current nyo, pindutin nyo lang uli yung OK. And yung calibration, magsa-start na siya. Magre-restart yan, kagaya nyan. After calibration, iko-compare ko na yung voltage reading ng board sa meter ko. Kung mapapansin nyo, halos pareho na siya. Meaning, gumana yung calibration. Pati yung current reading niya ay almost accurate din. Makikita nyo naman, sobrang sakto. Tingnan natin kung ano yung magiging epekto nito sa capacity. Ito yung battery na fully charged to. Chinese na mumurahin na battery. Tingnan nyo na lang yung voltage. Sobrang sakto. Yan yung kagandahan ng na-calibrate. Isiset ko lang. And start. After a few minutes, yan na yung reading niya. 352 milliamp hours. Bago ko na-calibrate yung meter na to, yung reading ng battery na to ay umabot ng 462 milliamp hour. Kaya mapapansin nyo, sobrang layo ng capacity niya. 110 milliamp hour off. Mas malala pa yan kapag mataas yung capacity. Kaya sobrang laking bagay na na-calibrate yung board na to.
So, hanggang dito na lang. I hope nakatulong yung info na to. Kung nakatulong man, alam nyo na yung gagawin nyo. Thank you for watching. Stories I'm a fool for your love.